Kuya, kuya, ano pong pwedeng gawin para mabilis tubuan ng ugat? Ayan, simple lang. Ha? Putulin mo yung ugat. Putulin? Oo, putulin mo yung ugat. Ito? Putulin yung ugat? Yes, sure ako. Sigurado po kayo? Baka po mamatay. Ito, putulin mo na. Puputulin ko po talaga yung ugat? Putulin mo na sabi. Ito na yung cutter. Baka po hindi na kailangan putulin. Putulin mo na. Puputulin talaga? Putulin mo na sabi. Sige, huwag na lang. Here I am where the movie started. Fizzing air, the photo they've taken. Space tree flying through the skies and what's up everyone? Welcome back to the channel. It's me again, Andrew. Ganun ba yung reaction mo nung una mo narinig yung sinasabi nila na para daw mas mabilis tubuan ng ugat, kailangan mo putulin yung lumang ugat bago mo siya itanim? Nang una ko narinig yun, it felt so weird and it's very unusual and it did not make sense. Pero alam ko naman na a lot of people are saying a lot of different things and some people are saying na you don't need to cut or you don't need to trim the roots. Some people are saying na it works better. So para po masagot natin yan once and for all, nag-conduct po ako ng isang experiment kung saan kinompare ko yung resulta, kung mabubuhay ba siya, kung mas mabilis ba siyang tutubuan ng ugat, kung puputulin natin yung ugat bago siya itanim versus dun sa hindi at nag-trim lang tayo ng ugat. And take note po na this experiment is something na hindi ko lang siya ni-run for 2 weeks, 4 weeks, or 1 month. This is not something I just ran for 2 months. Para po makompleto tong experiment na to so we can get tangible results at para po malaman nating lahat kung ano talaga yung magiging difference kung puputulin ba yung ugat o hindi. This experiment is something that I have been running for 2.5 months already. So that is a total of 60 days plus 2 weeks. So papakita ko po sa inyo yung progress or how I started that experiment at ano po yung naging resulta after 2.5 months. So makikita nyo po dun sa video na nung in-start ko to, ibang-iba po yung itsura ng garden natin. That would actually show na sobrang tagal nating ni-run tong experiment na to. And para po mangyari yun, I selected isa sa pinaka-common na succulent natin, which is si Echeveria imbricata, also known as si rose cabbage. So ito po yung experiment. Flashback. Echeveria imbricata. Kahit yung mga matatagal na nag-aalaga nito, still struggles to keep them alive. Isa nga siya sa mga hindi ko mai-recommend for beginners kasi kahit na it's very abundant and very common, ang dami pa rin namamatayan. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano mangyayari if we plant imbricata na tatanggalin natin lahat ang roots niya at puputulin natin siya. Titignan natin kung mas maganda ba yung resulta niya versus itatanim natin siya ng merong ugat. Nalinis ko na rin po itong isa, so pareho na po silang walang lupa. Gaya po na sabi ko, itong isa, iiwan natin itong ugat niya, medyo nag-trim lang tayo ng kaunti, tapos ipapat natin siya as is. Samantalang ito pong isa, tatanggalin natin itong ugat niya. Pero I would like to do something a little more dangerous or a little more daring. Susubukan natin mag-experiment by totally cutting off itong ugat niya at titignan natin kung mas madali siyang tutubuan ng ugat. Ang gagawin ko lang po, ikakat ko lang siya. Dito. Ayan po. So totally, pinutol natin siya. Ito po yung natanggal. Why the hell would you do that? Some people would say that's crazy. You know, yes we are. It's all about learning what is really best for our plants. So tinanggal ko po lahat ng pinaka main roots niya. Wala po tayong ititirang roots kahit isa. Kasi po, sa mga previous experiments natin, nagtitrim lang talaga tayo ng roots eh. Pero dito, ang gagawin ko, sisiguraduhin ko na wala talaga siyang matitirang ugat. Ito pa yung tsura niya, wala na tayong tinirang ugat kahit isa. This is the view from the top, from the side, and from the bottom. Ayan po. No roots, kinat natin siya. Tapos ito, nagtrim lang tayo ng konting roots pero nandiyan pa rin karamihan ng ugat niya. Itong si imbricata talagang makapal siya mag-ugat. I-air dry muna po natin siya for 3 days. Lalagyan lang natin to ng cinnamon para mas madali maghilom yung sugat niya. Ito na itsura niya after air drying for 1 day. So medyo naghihilom na siya with the aid of cinnamon. Good morning everyone. So it's been 3 days na simula nung in-air dry natin tong dalawang imbricata.
And what you see on the left is yung kinat natin lahat ng roots. In fact, pinutol natin yung bottom part niya. So technically, wala na siyang roots na available. Even the main root bulb, talagang stem na lang yung natira niya halos. And itong sa kanan is si imbricata na binrush off lang natin siya. May konting trimming ng roots, pero meron pa rin siya mga visible na old roots. Pero marami na tayong mga maninipis na strand na tinanggal. So, ulitin ko lang bakit natin ito ginagawa. Kasi gusto natin ipakita sa experiment na to. What will happen if you cut off the bottom part of your plant, especially yung roots? Kasi some people are afraid na, naku, baka ma-damage yung roots. Bago ko siya itanim, papaugatin ko muna siya. But that's not really the way it works. So in this experiment, tignan natin kung ano mangyayari sa imbricata kapag tinanim natin sila ng walang roots. Just like how it is when you buy your plants from Korea or from overseas, kung saan kailangan nilang tanggalin yung roots. Okay, so let's go ahead and repot this later today. So ito pong una nating plant. Napatuyo ko na po kasi ito for a few days. So this is Masitera potting mix. So yung 5-in-1 ready-made potting mix na. And then dito ko siya ilalagay sa pot na meron ng pumice sa ilalim. Maglalagay lang tayo ng konti. At since mas makapal po yung ugat niya. So ganyan. Tapos lalagyan lang natin siya ng potting mix sa gilid. Gagamitin ko na lang din yung natitira ko na Masitera premium mix. Oops. Sorry. So lalagyan ko siya ng konting premium mix. So ganun lang din po yung gagawin natin, pero this time mas maiksi yung base niya kasi wala siyang ibang ugat. Ayan, dagdagan natin. Ayan. So again, a quick review lang, same seller, same origin from Benguet. I have cut the other one ng roots, yung isa na air dry lang, medyo konting trimming lang. So isang may roots, isang walang roots, parehong na air dry for 4 days, parehong potting mix ang ginamit ko, parehong type ng pots, pareho ko silang ilalagay sa bright shaded area. Tapos tignan natin after 7 days, tignan natin kung ano magiging itsura nila. Yun sa kanila yung mas mauunang tubuan ng ugat. Yung muna po for now, and then I'll let me update you after 7 days. Thank you. This is my video update about the two imbricata na ini-experiment natin. On the left side, you would see itong si imbricata kung saan meron tayong tinirang roots pero na clean off lang natin siya ng konti. Mukhang okay naman yung rosette niya. Wala siyang etiolation, tapos very healthy looking pa rin yung shape niya. At the right naman, ito si imbricata na 10 days ago, kasabay nitong isa, pinutol natin yung roots niya totally. So inspect natin tong si imbricata A. So tandaan nyo, ito yung imbricata na meron siyang roots na natira, pero nag-trim tayo. So titignan natin yung ilalim niya. So, pakita ko lang sa inyo. Yan. Very helpful tong tweezers na to. So ganun ko muna yung label, ha. Pakita ko lang sa inyo mabuti. Okay. Yan. Kapag yung mga roots, pag yung mga leaves na tatanggalin natin, dapat pala make sure na wala na siyang signs of moisture kasi sayang naman yung tubig niya kung tatanggalin nyo just because natutuyo yung tips. So, ayan. So, okay. Silipin natin, yung ilalim niya. Teka. Iaangat ko lang ng konti. I hope you can see it. So, ayan. Dun sa part na yon na tinuturo ko, meron ako nakikitang signs of roots na mukhang nagpe-penetrate siya sa baba. Pero without looking at the roots naman, makikita mo na healthy naman yung rosette niya. And nagkakaroon siya ng signs ng new growth at hindi siya yung nakabuka na ganun. So it means na tama yung method natin dito, na tama yung sun exposure natin, tama yung potting mix natin. So, ang tanong dito, nadiligan ko na ba siya? Nag-introduce lang ako ng moisture sa paligid niya mga 3 days ago. So, after 7 days from potting, sabay sila nito ni Imbricata B na ito namang isa, partida, wala siyang ugat kasi tinanggal natin lahat. Talagang stem lang yung natira. But if you look at the underside, gusto ko kasi makita nyo eh. Pero sige, I'll violate some of the rules for you para lang makita nyo. Ayun o. May ugat siya. Ayun o. Yan. So it means tinutubuan siya ng ugat agad. Tuturo ko, ha. Ayan. So ang dami niyang ugat kasi nga dahil wala na siyang sources ng moisture at
iniisip niya na kailangan niya ng mabuhay kasi wala siyang ugat, mas na-encourage sila na mag-produce ng bagong roots. So tignan niyo tong pop na kasama niya nung tinanim natin. Looking very healthy sila pareho. Teka, silip. Ayan. So tignan niyo naman. So far, ang update ko sa inyo is that as of day 10, both imbricata, magandang rosette, tama yung potting mix natin, tama yung sun exposure na ginawa natin, which is only morning light hanggang mga 9:30 a.m. Tapos kapag mga tanghali na, right now it's 10 a.m, doon na sila sa bright shaded area. Pero high intensity po pa rin yung ilaw nila. So they're still getting plenty of light. Nakikita nyo, wala siyang pamumuti sa ibabaw. Pero ang conclusion natin dito is that as of day 10, both are still alive, both are still thriving. Hindi siya yung parang pilit lang mabuhay. Kasi signs din yan yung pup nila if they are still doing very well. Time for another update. Today is day 21. So ibig sabihin, 3 weeks na mula nung tinanim natin itong dalawang imbricata natin. Tignan natin mabuti kung ano na itsura nila. Okay, inspect lang natin mabuti. Etong si imbricata number 1 na may konting ugat na natira. Kung mapapansin nyo, sorry, magulo yung camera. Kung mapapansin nyo, meron itong nag-iisang pop niya dati. Healthy naman. Tapos meron tayo sa ilalim na mas maliit. Tapos may mga tumutubo siya ulit doon sa ilalim niya. And then when it comes to the roots, hindi kasi visible dito. No? Pero nakikita ko na may mga konting buhok, may mga roots na tumutubo. Tapos tignan natin yung rosette niya. Ayan, hindi pa siya totally stable. Kasi medyo pababa pa siya, no? Nag-uulan kasi yun itong mga nakarang araw. Pero mukhang thriving naman siya. Tapos, ito si imbricata number 2 na walang natirang ugat. Ayan. Medyo nagilid lang yung pwesto niya. Kasi nagbabadya itong tumubong isa niyang pop na maging kasing laki siguro niya. Baka ang mangyari maging parang twin head sila. Tapos ayun, ang cute nyo, may pop siya sa loob. So nung tinanim natin, wala pong ugat to. May konti lang tayong dried leaves. Pero parang mas gusto ko yung itsura niya. Alright, so it's still too early to tell ngayon sa experiment natin. 3 weeks pa lang naman. And we'll wait for a few more days, few more weeks para malaman natin kung ano magiging itsura nila. Pero so far, they're both looking okay. Hey guys, time for some updates lang dito sa ating inaalagaan na imbricata. So, nakita nyo naman, gumanda na yung rosette nila. Medyo kumakapal na rin yung dahon. Pero ito yung pinakamasayang part. Humahabol na sa laki yung pop nung isa. So, ito po yung isa na walang ano eh. Ito yung isa na pinutulan natin ng ugat talaga. At ito naman isa na nakatrim lang. So, pareho naman silang buhay. I think the key here is yung ano natin eh, yung potting mix natin na gumamit tayo ng Masitera Premium tapos sinaluan natin ng medyo coarse grade sa ilalim. Kaya medyo okay po talaga yung drainage niya. It's exactly now 52 days po ng tinanim natin sila and so far both are progressing very well with signs of new growth tapos nagiging healthy pa sila lalo. Welcome back po dito sa ating surface table. And yan po yung naging result ng ating experiment. So nakikita nyo naman yung dalawang imbricata natin. They are both surviving. They both have new growths at in fact lumaki na nga yung pop nitong isa. So sorry kung meron pang stain na mga detain. But take note na as of this recording, it has been 2.5 months na simula nung tinanim natin. So simula nang tinanim natin to. So they were both planted in this spot, in this medium ng August 27, 2020. So definitely, it's more than 2 months na. Now, para po maalala nyo, itong una nating plant na sa left, ito po yung tinanim natin na meron siyang ugat at nakatinim lang, hindi natin pinutol. Now, itong pangalawa sa kanan, pinutol natin yung ugat niya. So, nakita nyo naman, as a result, both can survive, both will thrive as long as you have the right pot, the right potting medium, right sun exposure, at hindi natin siya didiligan masyado. So ang watering ko dito actually every 7 to 10 days lang at sobrang konti pa. Minsan pinapaulanan ko sila after nung 1 month na naging stable sila. Pero for the most part po, makikita nyo naman whether you cut the roots or you don't cut the roots, pareho po yung mabubuhay katulad po ng isang experiment natin. Pero ang pinaka mahalagang tanong ng lahat is that, pero in terms po sa pagtubo ng bagong ugat, alin ba dyan yung mas tinubuan talaga ng bagong ugat? And you know what? There's only one way to show that. Ang gawin natin,
pareho natin silang tanggalin sa kanilang pots. So this is something I've been dying to do. So tignan po natin kung ano yung magiging itsura ng ilalim niya kapag po nilipat natin siya. Pero don't worry po, kaya ko lang naman to ginagawa, not just to see the roots, pero gusto ko na rin siyang i-repot sa clay pots niya coming from this plastic pot kasi bala ko siyang patubuan ng maraming pots. So don't worry, they are still in good hands. So mag-start po tayo dito sa una nating imbricata. And tignan natin anong itsura ng kanyang ilalim underneath the soil or sa bottom niya kung hindi tayo nag-trim ng roots o hindi natin kinat. So ayan, dahan-dahan ko pong tatanggalin. So tingnan niyo po mabuti. Ayan. Buhay naman yung pops niya, di ba? Okay. So while it's alive, kita nyo, oops, sorry, naputol na yung ano niya, yung isang pop niya. Pwede natin itanim separately. Pero, meron tayo nakikitang konting growth ng, ayan, finocus ko yung camera. Nakita nyo, meron siyang growth, pero medyo maiksi pa. Tapos yung bottom part niya, sorry, medyo wrong timing yata yung pag-upload natin kasi kakadilig lang ng isang araw. So kung makikita nyo, wala naman siyang rot, pero meron pa rin tayo mga strains, remnants ng mga old roots. Ayan. Pero, again, the good sign is, meron tayong signs ng new growth. Pero, to think na it's been 2.5 months, no, we would have expected better. So, yan po yung itsura niya. Yan po yung itsura ng roots natin kung hindi tayo nagputol ng ugat. Now, let's check this one. Ito pong pangalawa, medyo mas excited tayo. Kasi tandaan nyo, nabuhay siya ng 2.5 months dito nang wala siyang ugat nung tinanim natin. So tignan natin kung tutubuan ba talaga, kung tinubuan talaga siya ng mas maraming ugat o tinubuan siya ng ugat at all. So dahan-dahan natin ibuhos yung potting mix. Oops. Ayan. Shake lang natin ng konti without damaging the bottom. So ayan. So nakita niyo yung difference. Compare nyo po yung una sa pangalawa. So dito, tandaan nyo po, nung tinanim natin to, it has zero roots. Pinutol po natin yung stem niya. So lahat po na nakikita nyo dyan sa ilalim are all new roots. So let's put them side by side. So tignan nyo po, ito, hindi pinutulan, kaya po mas mahaba yung stem niya. May konting tumutubo sa ilalim, pero mas marami po yung mga luma at patay na roots. Now this one, sa kanan, oops, now, this one po, sa kanan, makikita nyo, ang dami niyang tumubo na bagong ugat. So, while they are both alive, kung titignan nyo naman yung tubo ng dahon, I would say, itong sa kanan, mas healthy siya. Tapos, itong sa kaliwa, although buhay siya, ngayon pa lang siya nakaka-recover. Ibig sabihin po, in the conclusion na meron tayo sa experiment na to, is that, if it's really still much better to cut off yung pinaka-old roots to give way po na tubuan ng mga bagong ugat. Kasi tandaan nyo po, lahat to, although it's dirty or medyo malupa-lupa, these are all new roots. Ayan po, yung mga white hairs na nakikita nyo, lahat po yan bagong ugat. And after conducting an experiment for 2.5 months, I can confidently tell you na based on the results na nakuha natin dito, it's definitely a better way to plant your succulents, lalo na yung mga echeveria, by cutting off old roots. So, yun po ang aking conclusion. And I have been waiting for a long time para po i-share sa inyo to, 2.5 months. So, sana po napakinabangan nyo tong experiment na to because we took a lot of effort in just proving or disproving yung results po na nakikita nyo. So, that's all I want to share. Sana po meron tayo magamit pagdating sa pagtatanim natin. And please feel free to share your thoughts. Please feel free to share this video po sa mga friends and family nyo na may same question po kagaya natin about cutting off old roots or repotting it with roots na. So, it's been a pleasure po. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Stay safe. Don't forget to subscribe and like the video. And see you next time. Bye-bye for now.